Hi guys, good morning. For today's video, gagawa po tayo ng Milo fruit pancake. So ayan, so kakailanganin po natin ang mga ingredients na ito tulad po ng saging, ng papaya, ng harina, asukal, konting asin, baking powder, vanilla, gatas, ayan po guys, yung gatas, ibap, isang sachet ng Milo, at isang pirasong itlog. So ayan guys, ang first step po natin is maglagay po tayo ng prutas sa ating blender. Ayan, naghugas na po ako ng kamay guys ha. Pasensya na kasi medyo maliit yung ating blender, kaya unti-untiin po natin ang paglagay. So guys, ito na po siya nung na-blender. Ayan po yung consistency niya. Ayan guys, so kukunin na po natin yung ating harina. Ayan po yung ating harina guys, ilalagay na po natin siya. Ilalagay na po natin yung ating vanilla. Yung ating asin. Yung ating baking powder. Yung ating asukal. With at least guys, lalagyan po natin siya ng Milo para maging chocolate pancake. Yan, budburan po natin ng isang sachet. Depende po sa inyo guys kung anong kulay ang gusto nyo. Kung medyo dark, ayan, magdagdag lang po kayo ng Milo. So ilalagay na po natin yung vap. Guys, so dahan-dahan lang po ang paglagay ng tubig. Pero sa akin guys, hindi ko siya ginamitan ng tubig. Gatas lang po ang ilalagay ko. Para mas creamy po. So, ilagay na natin yung buong karga ng gatas. So, halu-haluin lang kung maigi hanggang sa madissolve lahat po ng nilagay nating mixture. So ayan guys, ito na yung naging consistency niya. So nag-request yung anak ko at yung pamangkin ko na dagdagan ko daw po ng Milo. Kaya ito po, dadagdagan ko po siya ng isang sachet pa. Ayan guys. And then, lagyan po natin pala siya ng konting mantika para hindi po magdikit sa kawali. Konti lang po, ganyan lang po siya karami. Then, i-mix po ulit natin siya. Hanggang sa madissolve po ulit yung Milo. Ayan guys. So ayan guys, ito na po yung consistency niya. Ganito lang po siya kalapot. So magsiseparate po ako sa isang bowl. Kasi po yung pamangkin ko hindi po siya pwede sa itlog. Kaya isiseparate ko po. Allergy po kasi siya sa itlog. Then after that, lalagyan ko po ng egg. So ayan guys, after kong nakapag-separate ng para sa pamangkin ko, ilalagay ko po yung ating egg. Ayan guys. And then, hahaluin ulit natin siya hanggang sa mag-mix yung itlog. Okay.
guys, nagpainit na po ako ng kawali. So, atin na pong prituhin yung ating ginawang mixture. So, ayan lang po guys. Hindi po tayo maglalagay ng mantika kasi gumamit po tayo ng non-sticky pot. So, palintayin lang po mag-bubbles lahat ng ibabaw niyan. Then, pwede na po siyang i-flip. So, ayan guys, pag nag-bubbles na lahat ang kanyang ibabaw, unti-unti nyo na po kunin sa gilid. Unti-unti lang guys, para hindi po siya mapunit-punit. Then, saka nyo siya i-flip. Then, repeat the process lang po guys hanggang sa maubos yung ginawa nating mixture. Ito na guys, yung ating finished product ng Fruit Milo Pancake. Guys, mas masarap siya pag lalagyan natin siya ng toppings na peanut butter. Ayan. Maglagay lang po ng konti, then spread out lang po sa ibabaw niya. Okay guys, yummy! Yummy-yummy-licious! Ayan na guys! Kumuha po ako ng llanera guys at lalagyan lang po natin siya ng isang kutsarang asukal. Ayan guys. Tapos papainit po natin siya sa kalan. So ayan. Hintayin lang po natin mag-caramelize yung sugar. Caramelize na siya guys. So ayan na guys, nag-caramelize na yung ating sugar. So, maglalagay na po tayo ng ating mixture dito sa ating llanera. So, ayan na guys, nakagawa pa ako ng dalawang llanera doon sa natirang mixture po natin. So, guys, tara at ilalagay na po natin sa steamer at i-steam na po natin siya. Ayan guys, so nagpainit na po ako ng ating steamer. So, ilalagay na po natin yung ating ginawang mixture. Ayan guys, hindi ko na po siya tatakpan. Ayan guys, andin babalikan na lang po natin siya after 45 minutes. So, ayan na siya guys. Medyo lumubo na siya. So, check lang natin kung pwede na after 45 minutes. Hindi pa po siya pwede guys. May malambot-lambot pa sa kanyang loob. So, another 20 minutes, guys. So, ayan na siya, guys. Ready to eat na. Tikman po natin kung ano po ang lasa. Sarap! So, ito na po yung ating finished product, guys. Lalagyan ulit natin siya ng toppings na peanut butter.